Yan mga bro, so Barak 175, biglang pumirik, nawala ng kuryente. Okay, so sisikapin natin to mga bro para malaman kung anong, kung saan nagkaroon ng loose connection, no? Kaya ayaw umandar. Okay mga bro, so bang lahat, ako muna yung magpapakilala. Okay, tester natin. Kulay dilaw. Yun. Tapos, kulay puti. Oops, sandali lang. Kulay dilaw, tsaka yung kulay puti. Okay. Ayun, wala. Tapos, ang kulay pula. Sige. Ayun. Okay. Ayun. So, okay. Sige. Ayan mga bro, okay na. So, napandar ko na, no? So, una-una, nag-check up lang ako dun sa may rectifier, no? Tiningnan ko kung meron supply ng kuryente, no? Yung kabilaan, yung kulay puti. Ayan, dito. Yung kulay puti at saka kulay dilaw, no? So, okay naman yung supply. Kaya, ang sunod na tiningnan ko mga bro, yung dito sa ignition switch papunta, no? So, yun lang pala. Simpleng-simple lang mga bro. Ayan. So, troubleshoot lang to, no? Gusto ko lang may share sa inyo. Okay. Dahil yung susian niya. Ayan. So, sira na yung susian, no? Naka-direct na daw. So, naka-direct nga siya. Kaya lang nakakabit pa yung susian dito sa harness wire. So, kaya dapat nakatanggal na yan dahil grounded na yung susian, no? So, yun lang mga bro. Tinanggal ko lang dun sa pagkakabit sa susi, ano. Ayan, so nakadugtong na lang yung dalawang wire. Ayan. Okay, so, andar na. Nagalagapak na, anong problema niya? Nagalagapak na. Kailangan palitan. Hindi makotet ko na.